Kumusta mga idol? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mungkahi ni Philip La tungkol sa kabuluhan ng Axie na meron tayo. Dito, nais ko ibahagi ang komento ko at idea. Pero bago tayo magsimula, kumari ay pakilike naman itong video at mag-subscribe na din kayo sa ating channel para ma-update ko pa kayo sa mga susunod pa na kaganapan dito sa Axie Infinity. Kaya kung nais mo malaman idol, mag-stay ka lang dyan at mag-intro lang tayo saglit. Ayun na nga mga idol, sa hindi pa nakakakilala kay Philip La, siya nga pala yung dating product manager sa Pokemon Go at ngayon nandito na siya sa Sky Mavis at siya ang product manager para sa Axie Infinity. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung energy system ni Axie Infinity. Sa kasalukuyan, kung may 3 Axie tayo, meron na tayong 20 energies at kapag may 10 Axie ay 40 energies at kapag may 20 Axie ay 60 energies. Kung titignan at susuriin natin, hindi talaga balance ang pag-divide nila sa energy versus bilang ng Axie na meron tayo. Parang nawala ng kaulugan yung pagkakaroon ng madaming Axie. So, kung may 6 Axie ka, ang total energy mo lang ay 20 energies pa din. Kung gagawa ka pa ng isang account at ilalagay mo doon, yung 3 mo pang Axie, meron ka ng 40 energies. Siguro yung iba sa atin, aware naman about sa system na ito kaya di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ito yung matagal na din na kino-concern ng mga Axie holders na may higit pa sa 3 ang hawak nilang Axie. Kasi kung titignan natin, hindi talaga nabibigyan ng mas malaking award ang mga Axie holder na may higit pa sa 3 Axie. Kaya dumating tayo sa point na hindi na balance ang community dahil nga kung iisipin, pantay-pantay lang ang lahat pagdating sa reward versus sa nilabas mong pera. Kaya ngayon, ito yung mga proposal na naiisip pa lang at syempre nasa community ang kasagutan. Pero ako agree ako dito kung babaguin man. Nandun kasi yung point na mas may tataas pa ang makukuha mong reward kung masigit ang kukunin mong asset sa laro. At kung low asset ka naman, nandun ka lang sa minimum earnings. At patas ito para sa mga nag-iinvest ng mas malaki. Kaya mas masasabi natin na hindi balance gawa ng hindi ganito yung dating system. At ito yung mga proposal ni Philip La para nga mas mabalanse ang reward system mga idol. Yung kasalukuyang energy system, 3 Axie 20 energies, 10 Axie 40 energies, 20 Axie 60 energies. Dito, mas konti ang reward kapag nasa 9 pababa ang Axie na hawak mo. Kaya yung iba, gagawa pa ng isa pa o 2 pang account para ma-divide yung 9 Axie. So sa 9 Axies, meron silang 60 energies. Kaya kung mapapansin natin dito, ano pang silbi ng may 20 Axies ka sa account tapos 60 energies lang din. At kung dati na may 50 SLP additional pa sa adventure, eh kung 3 accounts, may 150 SLP ka pa. Kaya hindi talaga maganda itong unang system na gamit ng laro dati. Kaya may isip natin ngayon kung bakit sobrang laki ng napaparm na SLP. Ito yung unang proposal ni Philip La. 3 axes, 10 energies, 6 axes, 20 energies, 9 axes, 30 energies, 12 axes, 40 energies, 15 Axies, 50 energies, 18 Axies, 60 energies. Dito naman kung susuriin natin kada 3 Axies na madadagdag plus 10 energies. At kung 3 Axies lang ang hawak mo, 10 energies na lang. Kaya dito mas low ang reward kapag 6 pababa ang Axie na hawak mo. Dahil sa kasalukuyan sa 3 Axies may 20 energy ka na. Kung mangyayari ito, lalong mas bababa ang ma-earn ng mga may 3 Axies lang. Sa tingin ko hindi siya maganda. Bakit? Kasi merong mga may kinabang, meron ding maapektuhan. Ang gusto natin at ng mga developer ay gumanda ang community. Kung sa isang banda dahil sa mga pagbabago ay may maapektuhan, doon pumapangit ang isang community. Dapat mas isaalang-alang natin ang kapakanan ng bawat isa. Sa proposal number 2 naman, sa 3 Axie may 20 energy, sa 6 Axie may 40 energy, sa 9 Axie may 60 energy. Dito naman ang masasabi ko, maganda ito kung sa Origin B3 ay kailangan natin ng mas madaming SLP dahil nga kailangan nating mag-upgrade ng mga Axie. Sa tingin ko, ito yung nababagay para sa Origin B3. Lalo pa kung malaking portion ng SLP ang kakailanganin sa pag-upgrade, lalo pa kung every season nare-reset ang upgraded Axie. Kailangan na naman natin mag-farm.
Ang masamang epekto nga lang nito ay mas less yung kailangan ng Axie para magkaroon ng max energy. So kung mas low ang kailangan, sa tingin ko, bababa din ang sales para sa mga Axie sa ating market. Pati pagbibreed, maapektuhan. May tendency na maapektuhan din ang value ng SLP. At baka lalo pang mag-crash ang laro. At sabi ko kanina, kung may maapektuhan sa changes, magiging useless pa din. Sa proposal number 3 naman, 3 Axie, 10 energies, 6 axes, 15 energies, 9 axes, 20 energies. So dito every 3 axes na madadagdag sa account natin, may 5 energies additional naman. Sa proposal number 1 at dito sa number 3, siguro idepende natin sa growth ng SLP na naipon. Kayo na din ang nagsabi mga developer na sa Origin V3 kailangan natin ng SLP para mag-upgrade. So baka wala nang kitain ang mga manager at isko dahil nga kung mas mababa ang energy para mag-earn ka, mas low din yung chance para makapag-ipon ka ng SLP para sa dalawang bagay. Mag-earn tayo at makapag-upgrade tayo ng Axie. Pumunta tayo sa katotohanan na kaya nag-invest ang mga tao dito ay syempre para mag-earn. Kaya kailangan pa din isaalang-alang ng mga developers ang bagay na ito. Sa proposal number 4 naman, 3 axes, 20 energies, 6 axes, 25 energies, 9 axes, 30 energies, 12 axes, 35 energies, 15 axes, 40 energies, 18 axes, 45 energies, 21 axes, 50 energies, 24 axes, 55 energies, 27 axes, 60 energies. Dito naman mga idol, tingin ko mas makatulungan na ito kaysa sa kasalukuyang system ng energy. Dahil dito, every 3 additional axes, may additional 5 energies na. Na kung dati, kung may 6 axes ka, ay 20 energies pa din. Dito, magkakaroon tayo ng idea na kung nag-start tayo sa 3 axes, at syempre nag-earn tayo ng pera, maisip natin na mag-add pa ng Axie kahit pa unti-unti para mas madagdagan ang rewards natin kapag naglalaro. Sa posibilidad na iyon, magkakaroon ng sirkulasyon ang pagbili dahil magkakaroon ng mas pakinabang sa isang naglalaro o nag-invest. Kapag nabibili ang mga Axie sa market, magkakaroon ulit ng pagbibreed at kapag may nagbibreed, mababurn ng SLP. At para sa mga baguhan o matagal na sa laro, mas hinihikayat ko kayo na gawin ang transaksyon sa marketplace kung nais nyo bumili ng Axie at sa magbebenta naman ng kanilang mga coins sa mga kilalang platform na lang like Binance or Coin.ph para maiwasan natin ma-scam o maloko. Sa proposal number 5 naman, 3 Axie, 9 energies, 6 Axies, 19 energies, 9 Axies, 29 energies, 12 Axies, 39 energies, 15 Axies, 49 energies, 18 Axies, 59 energies. Dito naman, parang halos same ito ng proposal number 1 na kung saan mas less ang Axie, mas mababa ang reward. Ayun nga yung medyo tagil dito kasi nga kung i-base natin sa SLP value, mabagal ang proseso ng pag-iipon para makabili kang muli ng Axie mo. Kumpara natin sa number 4, kung new player, new ka sa game, parang napakagandang start para magkaroon ka ng 20 energies. Bakit? Kasi dito napapasok yung mga ideas na kung mag-add pa ba ako ng 3 pang Axie, talo ba o panalo. Una, kung na-experience mo na maglaro, dito mo malalaman ang capability mo sa laro at capability ng Axie na hawak mo. Doon papasok yung idea na gusto kong mag-add pa ng Axie para mas tumaas ang chance ko manalo sa game. At the same time, sa pag-add ko ng Axie, madadagdagan din ang reward ko. Kesa sa 10 energies ang starting point mo, tapos mas low ang reward, mas slow ang production at alam naman natin na hindi naman lahat ng mga nag-i-invest kay Axie ay mayayaman. So let's go to the point na masubukan nila, mag-earn sila at mag-come up yung idea na I want to add more Axies. Sa proposal number 6 naman, 3 Axie, 10 energy, 6 Axie, 21 energy, 9 Axie, 32 energy, 12 Axie, 43 energy, 15 Axie, 54 energy, 18 Axie, 65 energy. Dito naman, halos same lang ito ng proposal number 5. Para sa akin, kung papipiliin lang ako dito sa 6, mas okay sa akin yung proposal number 4 sapagkat nandito talaga yung magandang pagbabago para sa mga hawak nating Axie. Hindi lang para sa mga may madadami ng Axie, kundi para din sa mga baguhan na gusto subukan ng laro. Basta makubo lang ng magandang konsepto ang developer ng game na magbibigay linaw at aral para sa mga papasok dito sa larong ito, sa tingin ko mas dadami pa ang tatangkilik dito.
Hanggang dito na lang ulit mga idol. Maraming salamat sa panonood at pakikinig at sana nakatulong ako sa pag-iisip nyo at sana magbigay din kayo ng komento nyo sa topic natin na ito. At mapag-usapan naman natin kung ano ba talaga ang makakatulong para umunlad ang ating nilalaro. Sana ay i-like nyo itong video at mag-subscribe para ma-update ko pa kayo sa mga susunod pang kaganapan dito sa Axie Infinity. At kung sa tingin nyo mga idol makakatulong ito para sa community, ay maaari nyo itong i-share para malaman din ng bawat ka-Axie natin ang bawat kaganapan.